15 ng Abril, Lunes Santo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. 6 bago magpaskwa, pumunta si Jesus sa Betania na kinaroroonan ni Lazaro na pinabangon ni Jesus mula sa mga patay. Kaya naganda sila roon ang hapunan para sa kanya. Naglilingkod si Marta at si Lazaro naman ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kinuha ni Maria ang 1 libra ng mamahaling pabangong mula sa tunay na nardo at pinahira niya ang mga paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok ang mga paa nito. Napuno ng halimuyak ng pabango ang pamamahay. Sinabi ni Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na siyang magkakanulo sa kanya. "Ano ito? May pagbibili sana ang pabangong ito sa halagang 300 denaryo para maibigay sa mga dukha." Sinabi niya ito hindi dahil may malasakit siya sa mga dukha, kundi dahil magnanakaw siya. Hawak niya ang pananalapi at nangungupit doon. Kaya sinabi ni Jesus, "Bayaan mo na siya. Inilaan na niya ito para sa araw ng paglilibing sa akin. Kasama ninyong lagi ang mga dukha, ngunit hindi ninyo ako laging kasama." Marami sa mga Hudyo ang nakaalam na naroon siya. At dumating sila hindi dahil lamang kay Jesus, kundi upang makita nila si Lazaro na pinabangon niya mula sa mga patay. Pinag-usapan naman ng mga punong pari ang pagpatay pati na kay Lazaro, sapagkat marami sa mga Hudyo ang lumilisan dahil sa kanya at naniniwala kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kinuha ni Maria ang 1 libra ng mamahaling pabango at pinahira niya ang mga paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok ang mga paa nito. Talagang mamahalin ang pabango sapagkat katumbas nito ang 1 taong sweldo ng 1 pangkaraniwang manggagawa noong panahong iyon. Masisisi ba natin si Judas sa kanyang reaksyon? Hindi ang mismong pabango ang nagpamahal, kundi ang puso ni Maria. Bukal sa kanyang loob na aksayahin ang 1 mamahaling bagay para kay Jesus dahil mahal niya si Jesus. Nagiging mahalaga at mahal ang 1 bagay kapag nagiging daan ito ng pagpapakita ng ating pag-ibig. Walang pagkakaiba kahit ang pinakamurang pabango ang ipinahid ni Maria sa paa ni Jesus. Hindi nakasalalay ang pagiging mahal sa kung ano ang ipinahid, kundi bakit niya ito ipinahid. Malinaw kay Maria kung bakit niya ito ipinahid, kaya't pinili niya ang pinakamahal. Pagsasagawa, inaanyayahan tayo na maging buhay na pag-aalay, living sacrifice sa Diyos. Nakabatay dito ang halaga ng ating ibinibigay at iniaalay sa Diyos.